Noong 1993, iisa lamang ang gustong mangyari ng pinagsama-samang puwersa ng gobyerno ng Colombia at Estados Unidos. Isama mo pa rito ang kalaban sa negosyo sa ipinagbabawal na gamot at maging ang mga vigilante na naghahangad ng malaking pabuya na nakapatong sa ulo ng pinakamatinik na leader ng isang kartel sa Colombia, si Pablo Escobar. Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ang notorious na leader ng Medellin drug cartel hanggang sa nakagawa na nga siya ng isang malaking pagkakamali na tatapos sa kanyang paghahari. Sumikat ang larawan na ito na siyang patunay na naalis na ng Colombian government ang anay na siyang sumisira sa kanilang bansa. Sa video na ito ay ating pag-usapan ang mga huling sandali ni Pablo Escobar base sa testimonya ng mga kapulisan, ng media at mga witness bago ang kanyang makasaysayang kamatayan. Paano nga bang ang isang mahirap na bata noon sa Colombia ay naging hari ng mga tulak ng ilegal na droga? Ako po si Royce and welcome sa KN Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. December 1, 1993. Nagsi-celebrate ng kanyang kaarawan si Pablo Escobar sa isang safe house sa Medellin, Colombia. Ibang-iba ang selebrasyon na ito sa mga nakasanayan niya sa nakalipas na 16 na taon. Dati kasi ay marangya ang kanyang mga party. Maraming alak, babae at maging mga ipinagbabawal na gamot kasama ang kanyang mga tauhan, kapamilya at mga kasosyo sa ilegal na negosyo. Ng mga panahong ito ay malayang malaya niyang nagagawa ang lahat ng kanyang magustuhan hanggang sa naubos na nga ang kanyang swerte. Ngayon, tanging siya na lamang at isa sa kanyang mga loyal na tauhan ang kanyang kasama sa bahay kung saan siya nagtatago. Isinilang si Pablo Emilio Escobar Gaviria noong December 1, 1949 sa Rio Negro, Colombia. Lumaki siya kasama ang kanyang magulang at anim na kapatid. Magsasaka ang kanyang ama at guru naman ang kanyang ina. Lumaki sa hirap itong si Pablo kaya naman sa murang edad ay namulat na siya sa mga ilegal na gawain. Nagsimula siya sa pagnanakaw ng mga lapida upang ibenta hanggang sa napasok na nga siya sa pagnanakaw sa mayayamang tao. Kalaunan ay mas lumalim na ang kanyang kapit sa paggawa ng krimen. Pumasok na rin siya sa kidnapping kung saan target nila ang mga mayayaman at ang mga politiko. Noong 1971, nakuha niya ang $50,000 ransom para kay Diego Echavarria, isang mayaman at kilalang politiko. Imbis na pakawalan ay pinatay pa rin niya ito. Ang killer mindset na ito ni Pablo Escobar ang naging daan para pasukin niya ang pagtutulak ng ilegal na droga. Nag-i-import sila ng ipinagbabawal na gamot mula sa Bolivia at Peru at kalaunan ay ibebenta ito sa United States. Into the United States, principally southern Florida. Noong 1970s at 80s, malayo na ang nararating ng Medellin cartel sa pamumuno ni Escobar. Siya rin ang itinuturong dahilan ng talamak na bentahan ang ipinagbabawal na gamot sa United States. Dahil dito, tumulong na ang gobyerno ng Amerika sa Colombia upang tugisin ang tinaguriang El Patron. Hindi naging madali ang lahat dahil milyon-milyon ang ginagastos ni Pablo Escobar upang bayaran ang matataas na tao sa kapulisan, sa korte at maging sa gobyerno upang bigyan ng proteksyon ang kanyang mga negosyo. Kung hindi naman niya mabibili ang mga ito, ipapapatay ni Escobar ang mga ito sa punang kanyang kaanak. Isa lamang ang kanyang prinsipyo, plata o plomo, money or bullet. Ito ang dahilan kaya naman marami ang pumapayag sa mga kagustuhan ni Escobar. Noong 1983, nangyayari na nga ang kinakatakutan ni Pablo Escobar. Ipinasa ng Colombian government ang extradition sa Amerika ng mga leader ng mga drug cartel. Ibig sabihin, ang United States na ang lilitis sa mga krimen na kanyang ginawa. Alam niyang ito na magiging katapusan ng lahat para sa kanya kaya naman ginawa niya ang kanyang makakaya upang patuloy na manatili ang kanyang negosyo at ilegal na gawain. Pero dahil desperadong huwag maipatapon sa Amerika, mas lalong naging bayolente ang mga galawan ni Escobar
bagay na lalo lamang nagpalala sa kanyang sitwasyon at mas naging interesado ang Drug Enforcement Agency o DEA na siya ay mahuli. Taong 1984, ipinatumba ni Escobar ang Justice Minister na si Rodrigo Lara. Kasunod nito, ipinapatay niya ang halos 30 mga hukom at lahat ng mga taong ito ay pumabor sa kanyang extradition. May pagkakataon pa nga na dinadamay rin ni Pablo ang pamilya ng mga ito para ipakita sa gobyerno kung ano ang kanyang kakayahan. Sa pagkakataong ito, nagdeklara na siya ng gera laban sa Colombia kung saan maraming inosente ang nadamay. Noong 1989, iniutos ni Escobar ang pagbomba sa isang commercial plane dahil lula nito ang isang presidential candidate na pabor din sa pagpapatapon sa kanya sa Amerika. 110 katao ang nasawi sa malagim na pangyayaring ito, pero hindi kasama ang target niyang politiko. Naging war zone ang Medellin ng mga panahong ito at maging hanggang noong 1991 nga ay parang nakikipaglaro siya ng taguan, habulan at bayolenteng pakikipagsagupaan sa militar at gobyerno ng Colombia na tumutugi sa kanya. Pagpasok ng 1990s, alam ni Escobar na hindi na siya makakaiwas sa pagkakakulong dahil sa patong-patong na mga kasong naghihintay sa kanya. Bukod sa illegal drug trade, halos 4,000 sibilyan ang kanyang napatay dahil sa inilunsad niyang gera. 600 ang napas lang sa hanay ng kapulisan at siya din ang utak sa assassination ng 2 sa pinakaimportanteng tao sa Colombia at iba pang malalagim na mga krimen. Ginawa ni Pablo Escobar ang lahat para lamang matakasan ang batas. Wala na siyang pakialam kung sino ang madadamay. Ang mahalaga, hindi siya mahuhuli. Hindi na nakatiis ang pinagsanib na puwersa ng Colombia at ng DEA ng Amerika at naglunsad na sila ng malawakang manhunt sa drug kingpin. Noong June 1991, nakipagnegosasyon si Pablo Escobar sa Colombian authorities. Sinabi niyang susuko na siya sa mga ito pero meron siyang kondisyon. Ang nakakagulat, sumang-ayon sa mga kondisyones na ito, ang gobyerno ng Colombia. Ang kondisyon ay walang extradition na magaganap. Bukod dito ay ikukulong lamang siya sa sarili niyang private prison, ang tinatawag na La Catedral. Ito ay isang kulungan na ipinagawa mismo ni Escobar. Simula nang magpakulong siya rito ay lalo lamang lumakas ang illegal na negosyo ni El Patron. Naging katawa-tawa sa mata ng maraming tao ang gobyerno ng Colombia dahil sa kabila ng malalagim na krimen na ginawa ni Pablo Escobar, parang naging hari pa ito sa sarili niyang kulungan na may tuturing na isang palasyo. Saan ka naman nakakita ng kulungan na may sariling soccer field, game room, spa, nightclub, casino at isang zoo? Malaya pa rin niyang napapatakbo ang kanyang negosyo. Sa madaling salita, parang hindi nakakulong ang taong ito. Bukod dito, nagsilbi pang proteksyon ang La Catedral kontra sa Los Pepes. Noong mga panahon na nasa tugatog ng tagumpay ang drug kingpin, marami siyang naging kaaway kaya naman sinasamantala ng mga ito ang manhunt ng kapulisan laban kay Escobar. Isa rito ang grupo ng Los Pepes na binayaran ng Cali Cartel upang tugisin ang drug kingpin at maging ang kanyang pamilya. Sinunog pa ng mga ito ang 2 sa kanyang hasyenda kaya naman natakot siya para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Saktong-sakto ang proteksyon na ibinibigay ng La Catedral at ng mga militar na nakapalibot dito. Walang ginawa si Escobar kundi magpakasarap sa loob ng kanyang private prison. Naglalaro siya ng soccer at alam niyo bang isang beses pa nga ay binisita pa siya ng national soccer team upang makipaglaro sa kanya. Nagpapatawag din siya ng malalaking tao upang makasama niya sa mga magagarbong party sa loob ng kulungan. Siyempre, hindi mawawala ang ipinagbabawal na gamot. Pero ang pinakamatindi, patuloy pa rin tumatakbo ang organisasyon ni Pablo Escobar kahit nasa loob siya ng bilangguan. Nananatili pa rin siya bilang pinakamakapangyarihang tao sa Colombia. Subalit ang lahat ng ito ay hindi nagtagal dahil sa isang maling desisyon. Kumalat ang usap-usapan tungkol sa masarap na buhay ni Pablo Escobar sa loob ng kanyang private prison. Nabansagan pa nga itong Hotel Escobar. Noong 1992, lalo pang mas naging bayolente itong si Pablo.
nagawa niyang ipapatay ang dalawa sa mga miyembro ng Medellin cartel na pinaghihinalaan niyang nagtatraidor sa kanya. Umabot pa sa international media ang tila ba special treatment sa drug kingpin na ikinadismaya ng maraming tao. Dahil dito ay gumawa na ng hakbang ang mga militar tungkol sa binansagang fake prison ni Escobar. Nag-organisa sila ng plano upang arestuin si Pablo at ilipat sa isang maximum security prison sa Colombia. Pero dahil sa pera at koneksyon sa mga matataas na tao sa gobyerno at kapulisan, nakarating sa kanya ang planong ito ng gobyerno. July 1992, dalawang opisyal ng gobyerno ang nagtungo upang personal na kausapin si Escobar tungkol sa plano ng gobyerno na ilipat siya ng kulungan na kontrolado ng gobyerno. Ito ang nakitang pagkakataon ni Pablo Escobar. Ino-stage niya ang dalawang ito at nang magsimula na nga ang entrapment operation ng kapulisan ay agad na pumuslit ang lalaki. July 22, 1992. Matagumpay na namang nakatakas at muli na namang naging pugante si Pablo Escobar at sa loob ng 16 na buwan ay nagpalipat-lipat siya ng safe house upang takasan ang lahat ng tumutugi sa kanya. Pahirap na ng pahirap ang kanyang sitwasyon dahil mas pinaigting na at mas pinalakas ang puwersa para sa manhunt operation laban sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi lang Colombian government ang iniiwasan ni Escobar. Nandyan din ang DEA, Colombian Special Forces, ang Los Pepes at maging mga kalaban niyang Cali Cartel. Hindi naligtas ang kanyang pamilya sa mga nangyayari. Ang mga tauhan niya ay unti-unti nang inuubos ng Los Pepes. Palaki na ng palaki ang perang nauubos sa kanya dahil sa pahigpit ng pahigpit na operasyon ng DEA, katulong ang Colombian government at ang search block. Vast amounts of money. And the other thing we're doing, we're trying to seize as much of his cocaine as possible. And we had, record seizures. Hindi na magawang ma-infiltrate ni Pablo ang mga militar. Bukod dito, marami na rin sa mga tauhan niya ang nalagas. Samantalang ang iba naman ay hindi na niya makuha ang pagkatiwalaan. Nagawang masamsam ng DEA ang napakalaking bahagi ng kanyang operasyon. Maging ang kanyang ari-arian ay unti-unti na rin napasa kamay ng gobyerno. Dahil dito ay tila ba na paranoid na si Escobar kaya naman mas lalo pa itong naging bayolente. January 30, 1993, ipinag-utos ni Pablo ang pagpapatumba sa head ng Colombian Security Office sa pamamagitan ng paglalagay ng bomba sa sasakyan nito. Nabigo naman siyang mapatay ito subalit 21 sibilyan ang namatay at marami ang nasugatan sa insidenteng ito. Karamihan sa mga naging biktima ay mga bata na naghihintay ng kanilang school bus. October 1993, tinangkang itumba ng Los Pepes si Pablo Escobar pero ang kanyang anak na babae ang muntik nang masawi sa pag-atake nito. Dahil sa takot ay nagdesisyon si Pablo na papuntahin na lamang sa Germany ang kanyang pamilya upang doon na magtago. Nang malaman ito ng DEA, agad nilang kinontak ang German authorities at pinabalik ang pamilya ni Escobar sa Colombia. Galit na galit si Pablo Escobar nang malaman niyang hindi tinanggap ng Germany ang kanyang pamilya. Dito ay sinubukan niya magmakaawa at kalaunan nang hindi umubra ay kanyang sinuhulan at binantaan ang gobyerno. Sido paraíso y refugio de ciudadanos alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se les trató con cariño y con respeto y nunca a sus familiares inocentes se les tildó de criminales. Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. Sa mga nakakakilala kay Escobar, siguradong matatakot ito sa mga binitawan itong pananakot. Pero para sa Colombian authorities at sa DEA, ito ay isang magandang senyales. Ramdam nila na malapit na nilang mahuli ang drug kingpin. December 1, 1993, hawak na ng Colombian authorities ang pamilya ni Pablo na sina Maria, Manuela at Juan Pablo. Inosente sila subalit kailangan sila ng kapulisan at ng gobyerno upang matuntun ang kinaroroonan ng kanilang padre di pamilya upang tuluyan na itong maaresto. Ang pinakamadaling paraan na kanilang nakikita ay maghintay kung kailan ito kukontak sa kanyang pamilya. Nang mabalitaan ni Escobar na hawak na ng Colombia ang kanyang pamilya, tila ba alam na niya na na-checkmate na siya. Wala na siyang pwedeng gawing hakbang para matakasan ang kapalarang naghihintay sa kanya. Alam niya rin na ng mga oras na yon, walang siguridad ang kanya mag-iina.
isang bagay na tila ba naging kahinaan ng isang Pablo Escobar. December 2, 1993. Nagising si Pablo Escobar sa umagang iyon. Pinagluto siya ng spaghetti ng kanyang tiyahin. Nakatira ito sa isang bahay sa Medellin na hindi alam ng kapulisan. Matapos siyang kumain, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang pamilya. Ito na ang pinakahihintay na pagkakataon ng mga militar. Nagsimula na silang itriangulate at itrace kung saan nagmumula ang tawag na ito. Walang sinayang na oras ang search block at ang DEA. Naging personal na para sa mga miyembro ng search block ang pagtugis kay Pablo Escobar. Noong itinayo ito noong 1986 sa pamumuno ni Colonel Hugo Martinez na binubuo ng 200 specially trained soldiers na hindi nakatira sa Medellin, naging parang suicide mission ang unang taon ng search block dahil literal na teritoryo ni Escobar ang Medellin, Colombia. Aabot sa 50 sundalo ang agad na napatay ng mga tauhan ni Escobar. Sinubukan pang bilhin ng drug lord ang katapatan ni Martinez pero tumanggi ito. Dahilan upang takutin ni Pablo na idadamay ang pamilya ni Martinez. Sa isinagawang surveillance ng search block at sa tulong ng DEA at sa patuloy na pagtugis na rin ng Los Pepes kay Escobar, unti-unti nang lumiit ang private army ng drug lord. Sa pinagsama-samang puwersa ng gobyerno ng Colombia at Amerika at ng mga vigilante na kalabang drug lord ni Escobar, tuluyan na nilang natuntun ang kinaroroonan ng drug lord. Habang kausap ni Escobar ang kanyang pamilya, isa sa mga sundalo ang nakakita sa kanya na nakasilip sa bintana ng kanyang safe house. Malayong malayo na ang Pablo Escobar na ito sa dating nakakatakot at bayolenteng tao. Para bang alam niya na dumating na ang kanyang katapusan. Agad nilang tinimbrihan ang search block at ang DEA at makalipas lamang ang ilang minuto, napapalibutan na ng mga otoridad ang hideout ni Pablo Escobar. Bit-bit ang matataas na kalibre ng mga baril na kahanda na silang makapagsagupaan. Iisa lamang ang kanilang layunin, ang mahuli si Pablo Escobar, buhay man o patay. Kausap pa ni Pablo ang kanyang anak nang mapagtanto niyang napapaligiran na sila ng mga pulis. Nang maramdaman ito ng nag-iisa niyang tauhan na si El Limon, tumakbo ito sa rooftop pero agad din itong nabaril at napatay. Dito na nga nagsimula ang putukan at habang umaabante ang grupong tumutugis kay Escobar, patuloy naman ito sa pag-atras at sa paghahanap ng madadaanan upang siya ay makatakas. Lumabas siya sa bintana ng second floor at dumaan sa bubong ng mga katabing bahay. Lingid sa kanyang kaalaman, marami na pala mga snipers at iba pang mga miyembro ng search block ang nakabang dito. Nang makita nila si Escobar, agad nila itong pinaputukan. Sa wakas, na-corner na nila ang pinakamalaking tulak ng ipinagbabawal na gamot sa Colombia. Sinubukan pang manlaban ni Escobar kaya naman nagpaputok siyang muli subalit wala na siyang ligtas sa pagkakataong ito. Tinamaan na siya ng bala sa kanyang binti kaya naman agad siyang natumba. Ayon sa isang report, isang miyembro ng search block ang lumapit kay Escobar at binaril ito upang tuluyan na itong mamatay. Noong una ay hindi sila makapaniwala para bang ang tagal-tagal na nilang tinutugi si Pablo Escobar. Subalit ngayon ay bumagsak na ito sa kanilang mga kamay. Nagbunyi ang buong bansa ng Colombia sa pagkamatay na ito ni Pablo Escobar. Pinagpiestaan pa nga ng militar ang patay niyang katawan at masaya silang nagposing at kinuhanan ito ng larawan upang maipakita sa sambayanan na sa wakas ay natapos na ang paghari-harian ng itinuturing na halimaw sa kanilang bansa. Sa huling 24 oras sa buhay ni Pablo Escobar, nag-iisa lamang siyang hinaharap ang lahat ng takot. Desperado na rin siyang makita ang kanyang pamilya pero hindi na ito nangyari. Hindi na rin napakinabangan ng pamilya ang bilyong-bilyong dolyar na kayamanan na bunga ng ilegal na negosyo ni Pablo. Isa nga bang pagkakamali ang pagtawag ni Pablo Escobar sa kanyang pamilya sa araw na yon na naging dahilan ng kanyang kamatayan? Imposible namang hindi niya alam na naka-wiretap ang mga telepono at siguradong may makikinig ng mga pulis sakaling gawin niya ito. Ayon sa anak ni Pablo Escobar na si Juan Pablo, ang huling taong nakausap niya bago siya mamatay, sinabi nito na alam ng kanyang ama na may nakikinig sa kanilang usapan sa telepono.
Sinabi din ito na mismong ama niya ang nagsabi na wag nilang sasagutin ang telepono. Kaya naman 7 beses niyang hindi sinagot ang tawag ng kanyang ama. Ayon din kay Juan Pablo sa isang interview, sinabi nito na tinuruan sila ng kanyang ama kung paano ang tamang pagtapos sa kanilang buhay kung sakaling huhulihin sila ng mga pulis. Mas mainam na raw ito kaysa pahirapan pa sila ng otoridad. Had thought you how to commit suicide? Yes, because we didn't want it to be tortured by the police. We prefer to be dead. And this is why you think that he committed suicide himself? And he taught me because he told me not to fire in his mouth or any other part, just on the right ear. And it was the same place where the bullet appeared. Ganito rin ang palaging sinasabi ng kanyang dalawang kapatid na lalaki sa tuwing sila ay mai-interview. Sinabi Dio Mano ni Pablo na kung sakaling makukorner siya at wala na siyang kawala sa mga pulis, mas pipiliin pa nitong wakasan ang kanyang buhay. Base sa report, ang mga tama ng bala sa katawan ni Escobar ay nasa kanyang hita, sa kanyang katawan at sa kanyang kanang tenga. Posible nga kaya na mas pinili pa ni Pablo Escobar na wakasan ang kanyang buhay dahil alam niyang wala na siyang ligtas na mga oras na yon. Talaga kayang sinadya niyang tumawag sa kanyang pamilya isang araw matapos ang kanyang birthday kahit alam niya na may makikinig sa kanyang tawag. Posible rin kaya na mas pinili pa nga ni Pablo Escobar na isakripisyo ang kanyang sariling buhay upang mailigtas ang kanyang pamilya. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.